Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. And for today's video is, as you can see din sa title is, i-share ko sa inyo yung mga vlogging setup na pwedeng gamitin or pwedeng bilhin ng mga beginners and yung mga small YouTuber na kagaya ko. And before we start, if you are new here to my YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell beside it para ma-notify ka na ang mga succeeding videos. So if you wanna know kung ano nga ba yung mga equipment na sinasabi ko, let's just start it. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the Okay, mag-start na tayo guys. And yung first equipment na ginagamit ko is yung tinatawag nating monopod or monostick. So ito siya guys. Nabili ko siya from SM Department Store. So meron mo siyang mabibili from outside din na mga mas cheaper. Nagre-range kasi siya ng mga meron ako nakikita mga 49 and up na 100 pesos. Pero ito is 149 pesos from SM Department Store. So ito, pag ginamit ko siya, mostly ginagamit ko siya outside. Kapag mag-vlog ako outside my outsider house, my house. Ayun, so ito, ilalagay ko yung smartphone ko dito. Pakita ko sa inyo, guys. So ilalagay ko yung cellphone ko dito. Alam ko naman na alam niyo na kung paano gagamitin 'to kasi sobrang tagal na ginagamit natin yung monopod or monostick. So ito, ayan. So napaka-importante nito para sa mga nagvo-vlog kasi nga kung yung cellphone lang is mga ngawi tayo kung kamay lang gagamitin natin na pang hawak ng ating cellphone. So ito, comfortable na tayong gamitin to. So pwede na natin kasi siyang expand ng ganito. Ayan. Ayan. So ganyan. Oops. Ayan guys, so ginagamit ko siya mostly kapag lalabas ako ng bahay at mag-vlog ako sa labas. So, ito yung pinaka-first kong gamit na pang-vlog na ang gamit ko lang is cellphone. So yun nga guys, wala pa akong mga camera ng mga DSLR para sa aking mga vlog, vlogs or videos na ina-upload. So smartphone lang talaga yung gamit ko. And yung next na ginagamit ko guys is papakita ko sa inyo. So tanggalin ko muna siya. Etong ayan. So yung tripod na Gorilla. Bili ako nito kasi minsan kapag nag-vlog ako, gusto ko nakastand siya. Gusto ko rin naman yung pwede ko naman siyang dalhin. So nabili ko siya from Shopee ng worth 99 pesos lang to guys. So large na yung size nito. May variant naman siya ng mga sizes like yung small, medium, large, XL. So yung XL hindi ko na siya binili kasi baka hindi nakakayanin ng kamay ko kung hawakan. So ito, kaya-kaya ko pala yung hawakan yung large. So ito yun guys. So nag-i-stand din kasi siya like ganyan. Ayan, so makikita niyo, stand siya. So pwede rin naman siya, titwist kasi siya guys. Ito yung purpose nung Gorilla na tripod. So natitwist siya. Ayan, so pwede niyo siyang itwist. Ayan o. Oh. Ayan, diba guys? Ang advantage ng mga Gorilla na tripod na ganito. Meron din yung mga small, syempre mas cheaper kung small or medium. So ito, ito yung pinaka-large niya na size. Ayan. So papakita ko sa inyo kung paano siya i-set up. So madali lang din like yung sa monostick, ganito lang din sa tripod. So ang clip ni sa phone. Ito siya guys. So alam ko na makilala niyo na 'to. Ayan. So ilalagay ko siya diyan. Ka lang siya. Ayan. So make sure lang na mahigpit kasi nga phone yung ilalagay niyo baka mahulog or matanggal sa pagkaka kabit niya. Kabit. Charot. Ayun. And yan. So pwede natin ilagay yung phone. Ayan.
So, ganito ang mangyayari, guys, yan. So, yan. Grabe ang dumi ng ano ko, ng screen. Ayan, guys. So, ito ang magiging itsura niya. So, pwede mo rin siyang gawing parang monopod. So, pwede siyang hawakan. So, ganyan. Yan. So, pag i-stand mo, ganyan nga. So, paulit-ulit ako. Yan, ganyan. So, ganyan yung mangyayari, guys. So, next kong gagawin is ipapakita ko naman sa inyo kung gusto nyong lagyan ng external microphone yung inyong cellphone. Since yung sa cellphone natin na microphone is hindi ganong kalakas at hindi ganong kaganda yung quality ng audio na binibigay ni internal microphone. So, ipapakita ko sa inyo yung binili ko from Shopee din siya. Actually, may vlog ako nito na separate. And i-insert ko na lang yun sa description box. Yung Boya na microphone and then yung bracket na ganito. O yung pinaka-ano niya. Ayan. Tawag dito. Bracket. Ayan. So, dalawa siya. And then yung Boya na microphone na worth 650 sa Shopee. And then it is 280. Ayan. So, ito siya. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So, Boya. Bilhin yung brand nito. And then, sa setup ko siya, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Kapag ko yung then yung itong isa kakabit ko dito sa may pinaka ano yung guys sa yan. So, ayan. Nakakabit na siya, guys, ha. Nakakabit na, ayan. Ayan. So, maluwag pa siya kasi nga hindi pa siya totally set up. So, ang next kong gagawin is yung, eto, yung clip ng cellphone. Ilalagay ko siya dito. Para sumikip na siya, guys. Oh my God. Make sure lang din na mahigpit. Ayan. So, yan. So, set up ko na siya. So, nakabit na siya. Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya, guys, ha? Pag kinabit niya na yung phone holder. Ayan. Okay, and then next is, so, ilalagay ko na yung aking cellphone. I know, ilalagay ko muna pala yung microphone external. So, ito siya. And then, ito yung pinaka nagde-deflect ng wind, ng hangin, ng fan. So, nakakabawa siya ng noise from outside sa surroundings mo, guys. So, ito yon. So, ikakabit ko siya. So, ito, hindi ko siya dito ikakabit kasi nga dito siya ilalagay yung pinaka-jack natin. Yan. And then, ito, dito ko siya ikakabit. Yan. Yan. Guys, medyo mahirap kasi siyang ikabit. Totoo ba talaga? Mahirap. Okay. So, ilahin ko lang. So, mayroon mga pisa ng panghihila. Ayan, isipin. So, ilahin lang natin. Para pumasok. Yan. So, pasok na siya, guys. And then, kakabit ko na siya. Ay, sorry. Yung pinaka-clip holder ng microphone. So, ito siya. Kung papasin niya yung square. Yan, square. So, ito pasok na siya dito. So, insert ko siya dito. Yan, nipitan ko din. Ayan, so, nipit na siya. Then, ilalagay ko na yung pinaka-microphone natin external. So, dito, ikakabit lang siya. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano siya gasalo. So, ibababa nyo lang siya.
Ayan. So, kabit na natin yung ating cellphone. Ilagay na natin. Ay! Nahulog siya. Teka lang, guys. Ayaw niya tumayo. Ayan. Ito lang. So, ganito yung mangyayari, guys. Ayan. So, in-on ko lang yung cellphone. Kasi namatay siya eh. Dito, nag-ano kasi yung power on niya. So, ganito yung magiging itsura ng ating setup. Yun. So, ito yung magiging itsura niya, guys. So, pwede na kayo mag-vlog. Ayan. So, ganito lang siya, guys. So, pwedeng ganyan. Kasi nga, ano pa siya, nahahawakan mo pa siya. Kasi kung XL yung tripod, is hindi mo na siya mahahawakan. Maliban na lang, kung palaki yung palad mo at kaya mo siyang hawakan. Yun sa mga buhay is, matibay din naman yung mga ganito, yung mga gorilla na tripod. And then, yung sa, bago ko siya binili, yung pinaka-microphone niya. Sorry, ang dumi. Ang dumi sa fingerprints. Ayun, so ito, binili ko siya. Bago ko siya binili, sorry. Bago ko siya binili is, nag-check muna ako ng review. Nag-check muna ako ng review. Ayun, nag-ayos ako ng buhok. Ayun, so, review ka muna, guys. Check ka muna kung maganda ba yung quality ng bibili mo ng microphone. And then, yung pinaka-bracket, hindi ako bumili ng ibang brand. Meron din kasi si Boya na bracket. So, ito yun. Binili ko, worth 280 sa Shopee din. And then, yung itong microphone is 650. So, far, sa mga nahanap ko sa Shopee is, yung shop na yun yung may pinaka-murang, pinakamurang microphone na Boya na nakita ko. Sa iba kasi is 950. Pero yung mga before, meron akong nakita. Parang years na ata yun, guys. Ang dating presyo niyan is nasa 2,000 pa. So, parang 2 years ago or 1 year ago. So, ngayon, medyo nagmura na siya. And, yun nga, yung pinakamura na nabili, nakita ko is 650 sa Shopee. Pwede ko rin siya insert doon sa description box kung saan ko siya nabili. And ito, iba rin yung pinaka, ano niya, pinaka supplier nito. So, insert ko na lang din sa description box. So, ngayon alam niyo na, guys, kung gusto niyo lang talaga mag-vlog, ito na yung pinaka the best na gamitin para sa mga beginners and sa mga small YouTuber na kagaya ko. So, affordable siya, guys. Mabibili naman, mabibili niyo siya na suwak sa inyong budget. At since nag-start pa lang tayo sa YouTube, pwede naman tayo gumamit ng mga ganito. And syempre kung sumikat na kayo at maging successful na kayo sa YouTube, syempre mag-upgrade na kayo ng mga equipment na pwede niyong magamit para sa inyong mga videos. The next na ginagamit ko, guys, is yung ring light nga na pang paganda rin ng quality ng video ko. So, nabili ko siya from my friend. So, ka-YouTuber ko din siya. And, insert ko na lang din yung kanyang shop dun sa description box. So, nabili ko siya. Ito lang yung medyo pricey. It's 1,800 pesos. And, kasi may kasama siyang remote. And then, yung tripod niya is medyo makapal na yung material niya. Kasi, meron ako nakikita before na yung mga tripod is malinipis lang. And yung parang pag nilagay mo na yung ring light mo is parang babagsak siya. Kasi nga manipis. So, ito naman binili ko. Papakita ko sa inyo, guys. Is matibay na at maganda naman yung tripod niya. So, ito siya, guys. Yung ring light ko. Alam, medyo madilim lang. Ayan siya, guys. Yan. So, ang gulo ng kwarto namin. Yan. So, yung ring light niya. So, papakita ko yung tripod na kasama niya. So, ayan. Ayan. So, medyo... Ayan, medyo madilim lang. So, makapal na yung tripod niya, guys. Hindi siya katulad nung mga nabibili na maninipis. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So
far as the echo, when do we start? You could learn to discover a million stars here in the shadow. A few moments later. And sa tulong ng mga toys, guys, makakapag-start na kayo mag-vlog, makakapag-start na kayo mag YouTube. Gamit lang ang mga equipment na to at kaya ng inyong mga bulsa. Lalong-lalo na sa mga small YouTuber at beginner na katulad ko. At alam natin na napakahalaga ng vlogging equipment para sa ating YouTube. At alam naman natin na kailangan nating minsan mag-invest para naman sa ating mga audience. And bago tapos itong video na to, guys, is gusto ko lang mag-shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout sa akin ng mga YouTuber ko din. Dito kasi yung shoutout. So, shoutout kay Grace Rondilia, Alvinger Official Vlog, and Rusting Gaming PH, Buds Guevara, Elmer Vino, Elmer Itopia ng Paranaque, Albert Gagaran, Albert Gagara TV, at kay Alona C. Yun, guys, yung mga channel nila, pwede nyo subscribe din and naka-insert naman din sa description box ko. Check nyo na lang po dun. And yan muna ang video ko for today. I hope nagustuhan nyo siya and may makuha kayong mga pwede nyo gamitin dyan, as in makuha talaga. Pwede nyo bilhin na pwede nyo gamitin para sa inyong YouTube na channel. So, pwede na kayong mag-start ng YouTube channel. So, pwede nyo na nang bilhin kong mga ganito, guys, na abot ng inyong bulsa. And you can leave your message or request sa comment section. So, babasahin ko na lang dun, guys. And kung gusto nyo naman tong video na to, is pakilike na rin siya dyan sa may thumbs up button. And kung bago ko pa lang naman dito sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell beside it para ma-notify ka na on my next video. Pwede na pag-giveaways, guys. Actually, dun yun sa Bat Essentials ko na vlog. So, yung papanggay ko dun is pang babae kasi siya. And kung lalaki ka naman, pwede naman ibigay sa mga sister nyo or mother nyo. So, yung mechanics ay naka-insert din sa comment section. So, pwede kayong sumali, guys. On December 2, i-announce ko yung winner sa aking IG story. So, dun ko siya i-announce. Kapag hindi nag-reply, si winner is magpipick ako ng another one on the other day. So, tatlo yung mananalo doon and yung mapapanalunan is naka-insert din sa description box and you can watch naman the Bat Essentials video ko para makita nyo or malaman nyo din yung mga ipamimigay ko. Thank you for watching, guys, and I hope you enjoyed this video and see you again on my next vlog. Bye-bye!